Bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang sa channel na to, mag-subscribe ka na rin ha. Huwag din kalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga kwento. Yun lang at magsimula na tayo. Karanasan ito ni Manilin at ng kanyang tiyuhin. Lugar na pinangyarihan, General Santos City. Dekada 80, hindi pa masyadong matao ang lugar na ito. Dito nagmula ang mga ninuno ni Manilin. Konting description. Nang mga panahong yon ay tahimik ang baryong ito bunsod ng hindi pa matao. Makipot ang kalsadang lubak-lubak, nababalot ng malalawak na talahiban at napapaligiran ng mga malalaking punong kahoy. Kung hindi nyo na itatanong, paanan ng bundok ang baryong ito. Nang mga panahong yun, ang pinakasentro ay manaka-naka lang ang nakatirik na bahay. Napakadilim pa ng kalsada gawa ng walang mga poste ng ilaw. Idagdag mo pang maraming napapaulat na kababalaghang nangyayari sa daan, tulad ng may nagpapakitang nilalang at kung ano-ano pang elemento kaya naman. Pagsapit ng gabi ay wala ka ng masyadong makikitang bumabaybay sa daan. Ngunit tuwing fiesta, maraming tao dahil dinarayo rin talaga sa kabila ng mga agam-agam tungkol sa maugong na balitang mga aswang sa katabing sitio. Nagkaroon na ng insidente ng panghahawa, ngunit hindi yun alintana lalo na sa mga taong mahilig dumayo, manginginom at sabungero. Unang pangyayari sa kababalaghan ay karanasan ni Manilin kasama ang kapatid nitong si Analina. Sa isang kalsadang madilim, papasok sa bahay ng kanilang tiyuhin, madadaanan ang isang matandang puno ng mangga na ilang dekada na ang edad. Sobrang laki na nito, hindi mayakap ng 3 tao. Dati pa man ay may kababalaghan ng nagaganap at nagpaparamdam sa puno na ito. Pinaniniwalaan ng mga tao, irahan ng mga elementong hindi nakikita ng ordinaryong mata. At ayon sa matatanda sa lugar, isang uri ng engkanto na mayroong sungay ang kanilang minsang namataan. May mga pagkakataon na kapag may dumadaan na taong maiingay, talaga namang pinaparamdaman. Kapag may sasakyan na ganun din kaingay, bigla na lang titirik sa harapan. Kahit anong gawin mong pagpapaandar dito, kung nasa harapan ka ng malaking puno ng mangga na yon, hindi talaga oobra. Ngunit kapag itutulak sa unahan, nakakapagtakang bigla ring aayos. Ilang tao na rin ang nakaranas ng ganon. Hindi lang isang beses nangyari kundi makailang ulit na at kadalasan mga dayo ang pinaparamdaman. Maging ang tiyuhin at pinsan ni Manilin, hindi nakaligtas sa kababalaghan sa naturang puno. Ngunit itong karanasan ni Manilina at ng kanyang mga kapatid, talaga namang sobrang nakakasindak. Kaarawan noon ng kanilang tiyuhin kaya nagpunta silang lahat sa bahay nito sa Conel, sakay ng kanilang sasakyan na GP. Hapon pagka-uwi nila, magtatakip silim na, maingay sila sa loob ng sasakyan gawa ng ang pinag-uusapan ay mga katatawa ng nakaraan. Habang papalapit sa puno ng mangga, siyempre nagdahan-dahan buhat ng lubak-lubak nga ang daan doon. Pagkatapat mismo sa puno, sa di maipaliwanag na pangyayari, bigla na lamang umangat ang hood ng sasakyan
ng ilang segundo pagkatapos ay bumagsak. Sa lakas nito, akala mo inangat talaga ng tao at binagsak ng buong puwersa. Sumunod naman ang pagtirik kung kaya natahimik silang lahat. Lumabas si Annalyn, nakakatandang kapatid na babae ni Manilyn na siyang nagmamaneho ng sasakyan upang alamin kung ano ang nangyari. Lahat sila hindi makapaniwalang umangat ng kusa ang hood sa kadahilan ng ilang beses itong inaangat ni Manilyn. Napakabigat daw talaga. Papanong kusang aangat eh, mahina lang naman ang takbo nila. Kahit saan ang gulo tignan, napaka-imposible talaga. So dun pa lang, may kababalaghang nangyari, diba? At kahit anong pagpapaandar nila nun sa GP, ay ayaw na talaga kung kaya ang ginawa ng mag-anak. Tinulak ang sasakyan papunta sa kalsada para kahit papano ay madali na lang itong hilahin kapag may ibang sasakyan na makuha. Ngunit pagkalagpas lang ng konti sa malaking puno, nang sinubukang paandarin kasabay ng paghingi ng tawad sa kung anumang elementong hindi nakikita, sa di maipaliwanag na pangyayari ay biglang umandar ang sasakyan. Pero ang kasunod nun, sobrang nakakapangilabot na kaganapan. Paano kasi? Ilang sandali nun ay bigla na lang gumalaw ang lahat ng mga dahon ng mangga, kung kaya lumikha ito ng ingay na akala mo may mga taong nagpapagalaw. Kasabay nun, isang nakakapanindig balahibong boses. Sa sobrang hilakbot, nangatal ang buong katawan ng lahat. Kaya pagkaandar ng sasakyan, wala na silang sinayang na oras. Agad-agad, pinaharurot na nila ito. Bukol at gasgas sa katawan ang inabot ng magkakapatid, sapagkat parang kabayo ang kanilang sinasakyan noon, buhat ng matindi ang lubak ng daanan doon. Ngunit wala na silang pakialam, ang mahalaga ay makalayo lang sa puno ng mangga. Simula noon, sa tuwing napapadaan sila sa bahaging yon dahil hindi naman po naiiwasan, tulad ng abiso ng mga taga roon, natuto silang magbigay respeto sa pamamagitan ng pagsambit ng mga katagang tabi-tabi po at hindi na rin nag-iingay. Dahil sa mundong ito, hindi lang tao ang nakatira kundi meron pang iba na hindi natin nakikita. Itong sumunod naman ay karanasan ng tiyuhin ni Manilyn, nangyari sa karatig lugar. Itong si Tuning, mahilig sa sabong kung kaya maraming alagang manok. Kilala ng kapwa sabungero sa lugar maging sa mga karatig baryo sapagkat minsan lang ito nakakatanggap ng talo. Napagkakamalan pang may tanga na bertod o kung anumang pampaswerte sapagkat kalimitan ay umuuwing panalo. Kung matatalo man, once in a blue moon ika nga. Kung minsan ay wala talagang makakalaban bunsod ng takot sa kanyang mga manok panabong. Kapag naman may fiesta sa mga karatig lugar, dumarayo talaga sila ng kapitbahay na si Eten para manabong. Itong kaibigan niyang ito, medyo may pagkasira ulo, may pagkabastos o bastos talaga at palabiro nang wala sa lugar kaya naman marami rin itong nakasuntukan. At dahil malaki siyang tao, marunong din sa suntukan, nagagawa talaga nitong mapangibabawan ang kalaban. Sabi nila, kung ano ang ugali ng kaibigan mo, ganun ka rin. Maaaring totoo pero hindi lahat buhat ng itong si Tuning ay mabuti pagdating sa pakikipagkapwa. Isang araw, piyesta noon sa sityo kung saan maugong ang balitang marami di umanong aswang. Dalawang manok na dala ni Tuning, lahat ay panalo. Yes, ulam na naman Ning. Oten, swerte talaga tong manok kong pula. Yung kabilang panig naman na may-ari ng manok na nakalaban na taga roon lang din sa sityo na yon. Kahit hindi nagpapahalata,
Mababanaad sa mukha ang ekspresyon na parabang may pagtataka at dismayado, bunsod nang patay agad ang manok nitong ilang beses nang nanalo. Unang bangga, agad-agad ay giba. Maya-maya nun, lumapit ito sa kanila at nagwika. Mukhang totoo yatang may bertod ka, brada. Wala man lang kagalos-galos ang dalawa mong manok, oh. Sagot ni Tuning, hindi naman, brad, tsamba-tsamba lang. Eh, ang manok ko na yan, brad, eh, subok nang pumapatay ng kalaban. Ilang beses na akong nanalo dyan, sa'yo lang nadali. Ano bang sikreto mo? Sabihin mo na. Ah, wala naman, brad. Eh, pareho namang may tari ang manok. May itak sa paa, kaya tsamba-tsamba lang talaga yan, pare. Paunahan lang. Ang galing ng manok mo, pare. Bilib ako. Salamat, pare. Bigla namang sumingit si Iten at pabirong sinabing, naku, brad, hindi tsamba yan. May bertod yung kasama ko. Paano yan? Ede, aadubuhin namin tong manok mo mamaya. Mukhang masarap to pulutan. Teka, brad, o sayo na tong dalawang paa ng manok mo para meron ka man lang remembrance. Sige na. Sa mga sinabing yon ni Iten, tumitig ang lalaki sa kanya ng ilang segundo na halatang nasaktan ito. Isang uri ng titig na kung nakakamatay lang, ay kanina pa siyang bumulagta sa lupa. Mahinahon na sagot nito, hindi mo ako kilala, brad. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Sa inyo na yan, mga pare. Marami pa akong alaga. Mas mabangis pa dyan sa alaga nyo. Ang iba na uutusan ko pa nga eh. Sige, brad. Happy fiesta sa inyong dalawa. Mag-ingat-ingat kayo. Mga katagang binitawan ng lalaki na parabang may iba pang ibig ipahiwatig, sabay talikod at umalis. Bago matapos ang sabong, alas 4 pasado ng hapon, ang manok nilang panalo ay pinahatid sa bahay ni Tuning. Sa kanyang kapitbahay na pauwi na rin, kasama ang isang bihag na manok. Pagkatapos nun, dumiretso ang dalawa sa bahay ng isang kaibigan na si Mayong sa tawid ng Sapa upang ipagdiwang ang kafiestahan ng baryo at upang ipagbunyi ang pagkapanalo sa sabong. Hindi makatawid ang motor sa Sapa, kung kaya iniwan na lamang ito sa isang kubo roon na sadyang ginawa ng kanilang kaibigan upang may pahingahan. Pagdating sa bahay nito, kaagad na niluto ang isang manok na bihag at ginawang pulutan. Alas 7 pasado ng gabi, nagpa siya na ang dalawa na umuwi, buhat nang ang kainuman nilang si Mayong ay nakatulog sa mesa. Si Tuning naman at Etena, hindi pa ganun kalasing. Tama lang ang tama, tipong alam pa ang gagawin at malinaw pa din ang paningin. At nang makatawid na sila sa Sapa, maya-maya nun kumunot ang noo ng dalawa na may halong pagtataka sa kadahilan ng meron silang nauulinig ang huni ng manok na akala mo nagtatawag ng sisiyo. Wika ni Iten, Pretoning, naririnig mo ba ang naririnig ko? May manok, ko, oh. Ulihin kaya natin. Kung ano-anong pumapasok sa isip mo eh, alam mo naman ang istorya sa baryo na to, kaya huwag kang magkakamali dyan. Sus, pare. Aswang, naku, hindi totoo yan. Kwento-kwento lang yan ng mga chismosa dyan sa tabi-tabi. At habang binabaybay na nila ang daan pabalik, pagdating sa pakurba, napahinto ang mga ito, buhat ng may nakaharang na ataol sa unahan. Katabi nun ang isang ibon na sinlaki ng pabo. Paikot-ikot pa sa kabaong na akala mo lalaking manok na kakita ng babae. Pero sa kadahilan ng medyo lango sa alak ang dalawa, hindi nagpatinag ang mga ito sa halip. Pinatakbo ng mabilis ang motor at nagbalak pang sasagasaan ang aswang. Sige, pre, sagasaan mo yan. Mga lokong tao yan. Pinagtitripan yata tayo, ah.
si Tuning naman ay kagad na tumalima sa kasama. Ngunit hindi pa nakakalapit ang malaking ibon ay bigla na lamang tumayo, naging figura ng isang taong may malawak na pakpak, kung kaya sa puntong yun, nagbago ang desisyon. Imbis na sasagasaan, walang kung ano-ano ay kagad na pinaikot ni Tuning ang motorsiklo, pagkatapos ay pinaharurot pabalik sa sapa. Kasunod noon, hinabol sila ng aswang at ng ataol. Sa tindi ng nerbiyos, hindi nagawang magpreno nitong si Tuning pagdating sa may sapa. Dere-derecho ang takbo ng motorsiklo nang walang lingon-lingon hanggang sa tumaob ang dalawa sa tubig. Pasalamat na lang ang mga ito, hindi panahon ng tag-ulan dahil kung nagkataon, panigurado, sa malaking sapa dadamputin ang dalawa. Swerte na lamang gawa ng lagpasbewang lang ang lalim. Sigaw na ng sigaw ng tulong ang dalawa habang lumalangoy papunta sa kabila, kahit na alam nila na walang makakatulong sa kanila bunsod ng lasing yung kanilang kasamang si Mayong at medyo malayo-layo pa ng konti ang bahay nito. Tulong! Tulong! Mayong, tulungan niyo kami! May aswang! Tulong! Pagsisigaw ng saklolo habang patuloy sa pagkaripas ng takbo. Yung ataol ay bigla na lang naglaho nung makatawid na sila sa sapa, ngunit ang aswang hinabol talaga sila at ang puntirya, ang kaibigan ni Tuning na si Itin. Ang matindi pa rito, kahit anong bilis sa pagtakbo ng dalawa, sinasabayan lang sila ng nilalang sa ibabaw. Hanggang ilang sandali pa, maniwala man kayo o hindi, lumapag sa mismong harapan ni Iten ang nakakasindak na aswang, sabay sakal sa kanyang leeg. Wag, Tuning, tulungan mo ako. Aray, bitawan mo ang leeg ko, masakit. Pagmamakaawa nito sa aswang, na mayroong mabalahibong katawan at nakakapangilabot na hitsura. Si Tuning naman ng mga sandaling yon, nang masilayan ang nakakapangilabot na nilalang, sa sobrang sindak ay hindi nito nagawang makagalaw agad. Nanlaki ang mata at parang naging tuod sa nakita. Dali-dali siyang dumampot noon ng malaking bato para tulungan sana ang kaibigan. Kaso bigla na lang nagsalita ang aswang. Inuro siya at sinabing, "Ikaw, kung gusto mo pang mabuhay, huwag kang makialam. Ito lang ang pakay ko, ang iyong kaibigan na bastos." Sino ka ba? Anong kasalanan ko sa iyo? Ngayon ay nagmamakaawa ka. Ako ang hari ng mga aswang sa lugar na ito. Alam mo, hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. Ayoko sa mga taong palabiro at bastos kapag nagsasalita ng seryoso. Marami kang binastos na tao, isa na ako. Natatandaan mo ba? Aray ko, nasusugatan na ang leeg ko. Maawa ka, patawad. Nagmamakaawa. Balita ko, magaling ka makipagsuntukan na alibasa. Malaki ang tao. Pero mas malaki ako sa iyo. Patawad. Patawad kung sino ka man. Magbabago na ako. Nakakahawa ka naman. Sige. Sa ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon, lalo na ikaw isang bastos. Iturin niyo itong awa sa ngayon. Tandaan niyo, sa ngayon. Pero kapag makita ko pa ang pagmumukha niyo sa lugar na ito, lalo ka na. Paghahati-hatian namin ang katawan niyo. Tandaan niyo yan. Sabay kagat ng aswang sa kanang bahagi ng tenga ni Eten at binitawan sa pagkakasakal kung kaya naluhod sa lupa, nahabol sa paghinga. Pagkatapos noon,
umatras ang nilalang at lumipad paitaas. Makaraan ang ilang minuto, dumating naman ang mga tao na may bitbit na sulo. Sila na mas malayo ang bahay sa bahay ng kaibigang si Mayong, sila pa yung nakarinig sa sigaw ng dalawa. Habang si Mayong noon, naabutan pa nilang mahimbing ang tulog sa ilalim ng mesa. Pinaalalahanan sila ng mga taong taga roon na mag-iingat dahil tunay na maraming aswang sa lugar na yon. Ang iba, di namamalayan, kausap lang nila. Ang hinala ng dalawa, may koneksyon ang pangyayaring yon doon sa taong biniro ni Iten sa sabungan. Gayunpaman, Sir Alex, pasalamat na lang ito dahil hindi siya tinuluyan ng aswang kasi siya talaga ang pakay. Binigyan ng pagkakataong magbago, ngunit ang karanasan na yon ay nag-iwan sa kanya ng mga bakas na dadalhin niya habang buhay. Sapagkat ang isang tenga ni Iten, napingas ito dahil sa kagat ng aswang. Matapos ang pangyayari na yon ay hindi na talaga bumalik ang dalawa sa lugar. Mas lalong naging maugong ang balita tungkol sa mga aswang sa naturang sitio. Si Tuning naman ay dumistansya sa kaibigan sa takot na baka balikan ng aswang at bilang pag-iingat na rin na hindi siya madamay. Kung minsan nga naman, may mga kaibigan na magpapahamak sa'yo. Ang masasabi ko na lang, kung alam mong barumbado, kung hindi madalas sa payo, mas mabuti pang layuan mo na lang ito dahil bandang huli, ikaw rin ang magsisisi. At dito na po magwawakas ang ating kwento. Hanggang sa muli, Manilin ng General Santos. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.